كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن again. Gagala muna ulit ako sa Alcobar para mamili ng mga ilalaman ko sa aking box, balikbayan box. At sama ko kayo sa mga pupuntahan kong mga shops. Kasama ko na naman syempre yung rakista kong colleague, si Carlo Libers. You know, Carlo Libers in the house. So tara, punta tayo sa mga pinupuntahan kong shops. Withdraw muna ako sa aking ATM. Ayan, dito tayo sa NCB, QuickPay. Ayan, mag-withdraw muna ako ng aking pambili. Siyempre, ng aking mga pasalubong. Usually, mga 1,000 real ang aking wini-withdraw kada punta ko dito. Withdraw muna tayo. Ayan, mahaba po ang pila dito sa ATM. Kinaganda dito sa Alcobar, lahat ng shops kasi dito tabi-tabi. Paglabas mo ng accommodation namin, ano na yan, pwede ka nang maglakad. Maglakad ka lang sa mga pupuntahan mo, tabi-tabi talaga mga shops dito. Kaya mabilis tayong makakabili ng ating mga gustong bilhin para pampasalubong natin. So una kong pupuntahan muna, titingin ako ng aking Gunpla. Kaya nandito po tayo sa ano, sa tapat kung saan merong mga nabibilhan ng Gunpla or yung Gundam kits. So napakaluma na nitong shop na to, pero marami ditong binibiling mga toys. At isa sa mga lagi ko itong pinupuntahan dito kung may bago silang pwedeng bilhin ng mga Gunpla. Unfortunately, yung dati kong gustong Gunpla, nabili na. Pero ngayon meron akong bet eh. May bago akong nakita dito. Titingnan ko kung mabibili ko ito ngayon. Ayan. Ayun, ito. Nandito tayo sa mga tindahan ng Gundam. Ayun, may bago sila. Ito, Gundam Wing. Ayan, mystery item for today. Number one is Gundam Wing. Ayan, oh. Ano, isa sa mga gusto kong kolektahin ito eh. Dito makikita mo yung mga lumang models ng mga kits or mga plastic kits na binubuo or ina-assemble. Usually mga ganito. Ayan. Mga planes, yung mga battle tanks, ito mga ganito. Ayan. Pinag-iisipan ko nga kung ano eh, kung bibili rin ako nito para sa aking pinaplanong diorama ng aking mga Gundam. Ayan. Meron din dito mga paints para sa mga Gunpla hobbyist, yung mga mahilig magpinto-pintura ng mga Gundams. Ayan. May mga paints din dito. May mga may pagkamahal nga lang, may kamahalan kasi nga kung i-convert mo to sa Pilipinas eh parang doble presyo nung item sa Pinas yung nandito. So yung mga ganito hindi ko pa naman to magagawa dito sa Saudi. So ang gagawin ko lang is ano ko muna,
canvas muna ako. Tapos pag malapit na ako umuwi, doon ako bibili. Ito talaga yung gusto ko dito sa Alcobar. Kasi nakakapaglakad-lakad ako sa mga lugar na nadadaanan ko yung mga shops na pwede kong bilhan ng mga items or kainan. Ayan, may mga kainan dito sa gilid-gilid. Oh. Hindi siya nakakapagod maglakad dito kasi malilibang ka nga sa mga nakikita mo. Ito yung namimiss ko nung nandun pa ako sa site. Ito yung isa sa mga paborito kong nilalakaran. Yung malapit sa Corniche. Dahil nandito yung mga eleganteng shops and restaurants. At syempre, nandito yung paborito kong tambayan, which is yung Jarier Bookstore. Nandito na naman ako sa aking paboritong tambayan, which is Jarier Bookstore. Every time ako ilalabas talaga ng aming dorm, ay dito ako pumupunta para magtingin ng mga books na pwede kong bilhin. Right now, nakabili ako nito ngayon. Nakapili pala, hindi ko pa siya napabayaran. The Courage to be Disliked by Ichiro Kishimi and Fumitake Koga. Ayan. So, Japanese author siya, translated into English. So, titingin pa tayo sa mga self-improvement dahil ito talaga yung aking hobby, ang pagbabasa. The great athletes are obsessive about finding the most effective training methods, obsessive about competition and trying to achieve the perfect execution of a race, and they are very, very critical of themselves. When you are in pursuit of excellence, you're constantly thinking about the things you don't do well. So now, nakabili ako ng dalawang book sa Jarier. Itong Free, Love Your Work, Love Your Life. At syempre, itong kay The Courage to be Disliked. Papunta naman ako sa aking second destination, ang mga kamsa-kamsa shops. So ayan, malapit na ako sa Sun City Trading kung saan ako nag-canvas ng isang araw ng mga bibilhin kong mga pampasalubong sa ilalagay kong balikbayan box. Ayan, nandito na tayo sa may Sun City Trading. Ayan, makikita niyo ang alay. Marami kasi ditong shampoo. Tsaka mabibilhan to na mga gamit. Tara, samahan nyo ako. Pasok tayo sa loob.
sa mga kutsara, tinidor, kung saan meron yung mga gininto ang kutsara, tinidor na gustong-gusto ng aking nanay. Sabi niya bumili daw ako niyan eh, para mapalitan yung mga kutsara, tinidor sa bahay. So ito, mabibigat ito. At mga gold-plated. Bilhin natin. Baragan na damit kung saan nagkakahalaga lang ng mga 5 to 10 reals usually mga ano to eh. Bumibili ako ng ganito for mga pangbahay lang o kaya pangbasagan na damit para hindi masira yung mga branded na damit ko. So may mga chinelas dito. Gusto ko nang palitan yung chinelas ko eh. Ayan. Dito ako bumibili talaga ng mga ano, essential items na pang-araw-araw ko nagagamit. Tapos matitibay naman sila eh. Tsaka hindi ka mang hihinayang na laspagin. Kasi kapag, syempre, pag sobrang branded din naman at malalaspag mo kaagad eh, nakahinayang. Ito mga ano talaga, panglaspagan. Pwedeng pangsiraan. Mga pambaragang t-shirt. Mga nagkakahalaga lang ng 10 real, 10 reals. Gusto mong laspagan talaga na dito ka titingin. Nakalabas na ako dun sa unang shop sa Sun City Trading, kamsa-kamsa. Ang aking nabili dun ay mga lotion, sabon, yung kutsara tinidor na ginto, at ilang palamuti sa bahay na ipapasabit ko sa kwarto ko. Punta naman ako sa kabilang shop sa City Flower, kung saan eh kamsa-kamsa shop din siya. Tara, samahan niyo ako. Isang magandang form na rin ito ng ehersisyo sa akin dahil naglalakad ako at the same time nag-e-enjoy sa aking mga nakikita. At napakarami akong shop na nadi-discover, especially mga bilihan ng pasalubong. Gaya nito, meron mga abaya dito, bilihan ng abaya, kaya mga bilihan ng ginto. Yan, nagkaalat lang po yan dyan. Yung iba naman, mga accessories, mga gadgets, eh, mga damit sa babae. Kaya hindi ako naboboring dito sa Cobar kasi marami nga kaming napapasyalan dito at nakikitang mga shops. Yan, gaya na nandyan, sa kabila. Oh. Magkakatabi lang yung mga yan. Paglalakad-lakad may nakita akong katrabaho ko dito sa TMC. Yung sikat na sikat ni si Carlo Sabandal, rock and roll. Maliit na bagay. Yun, nakasalubong ko siya. Yun. Dito yung maraming sale na toothpaste. So dito ako mamimili ng toothpaste sa kabilang shop. Yes. Toothpaste dyan. Aming naka-sale. Ang pangalan pala ng shop na to ay Elegant Waves. Dito sa Saudi, sikat na sikat yung gamot na Panadol. So kahit dito sa mga kamsa-kamsa shop, makikita mo ang Panadol. Wonder drug nila to eh, dito sa Saudi.
And guys, look what I found. Para sa ating mystery item number 2. Meron sila ditong binebentang condom, 15 real. lubricated. So ayan. Pero mind you, di po gumagamit niyan dito. That's the mystery number, mystery item number 2. Dami na kasi yung shampoo. Ang daming murang shampoo ngayon. Tingnan. Dahil nagpapahaba ako ng buhok, meron akong ginagamit na magandang shampoo pang pahaba, which is itong Vatika. Proven ko yung shampoo na yan. Naka-sale pa nga siya ngayon eh. Special offer. Ayan. Ginagamit ko yung shampoo na yan at gumaganda ang buhok ko. Mahaba talaga siya. At tumitibay. So, bibili rin ako ng para sa akin. Isa sa mga sikreto ko kung bakit kumikinis yung mukha ko. Yung sinabi ko dati sa aking vlog tungkol sa sikreto ng makinis na mukha, ito yung cream na yun. Glycolid or yung glycerin cream. Gumagamit ako niyan. So, mura lang siya ngayon dito. So, bibili ako ng bultuhan na ito. Yan. Kaya yung mga nasa Middle East, mga nasa Saudi, kung gusto nyo kuminis sa mukha nyo, try nyo ito yung pahid sa mukha nyo. Maganda to. Mystery item number 3. Shout out kay Che Moreno. Ayan, ganito ba yung gamit-gamit mo, Che Moreno? Shout out sa ating mystery item number 3. Kapag tama ang hula nyo dyan, eh, meron kayong entry dyan kay Ren's Baking and Cooking. At shoutout din kay Ren's Baking and Cooking na malapit na magpa-raffle sa kanyang entry sa October 25. Ayan, huwag yung kakalimutan yan. Punta kayo dyan at baka manalo kayo ng cash prizes. Ayan. Sa last shop na aking pinuntahan ay nakabili ako ng mga lotions at shampoo, sabon, toothpaste. Kasi yan yung mga essentials na gustong-gusto ng nanay ko. So, ipapack ko na lang siya maya-maya.